Magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome back sa Garden of Kuyakoy. Doon sa mga nagtatanim ng mga seedlings, either sponsored ng government, ng private sector, o kaya ng individual, ito po ay isang simpleng demonstration kung paano dapat itanim yung ating mga seedlings, whether kahoy yan o kaya mga fruit-bearing trees. Tulad dito sa nakikita ninyo, meron akong mga seedlings ng kakao, pili, rambutan, at saka kalamansi. Lahat ng seedlings na to ay isa lang ang pamamaraan kung paano dapat itanim. Ganito, tulad nitong kakao, ang polybag ay mababa lang. Ang kalamansi ay medyo mataas. Ang rambutan ay mas maliit. Ang tamang paraan ng pagtanim ay hanggang dito lamang. So kinakailangan mag-ukay ka ng hanggang dito lamang yung lalim. Hindi kinakailangang umabot sa pinakapuno o kaya sa kalagitnaan dahil kapag nabulok yung balat nito ay mamamatay yung halaman. So kinakailangan din na naka-elevate yung lupa o naka-heal para kapag malakas yung ulan, yung tubig ay hindi ma-stuck sa pinagtaniman at hindi mamamatay o mabubulok yung halaman. So, napansin nyo, bolo lang yung aking ginamit kasi hindi kailangan masyadong malalim yung hukay. At saka, kinakailangan na yung lupa na nandun sa polybag ay hanggang dun lang yung level ng lupa na pinagtamdan din natin. Dahil kapag natabunan hanggang gitna ng puno, may posibilidad na mabulok yung balat at mamatay yung halaman. Kapag malakas naman yung ulan, ay dadaloy lang siya pababa. So kinakailangan medyo naka-elevate ng konti yung pinagtamna natin ng seedlings. Okay. So yan lang ang munting demonstration natin para sa ganitong uri ng panahon na masyadong malakas yung ulan. Ito na yung pagkakataon na tayo ay magsipagtanim dahil may libreng dilig sa ating mga bagong lipat na tanim at hindi ito basta-basta malalanta. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na mag-subscribe, like, share, comment. At patuloy ninyong suportahan ang mga videos ng Garden of Kuyakoy. Maraming salamat. God bless you all. Bye-bye.